Hello mga kapwa nanay! So nandito na naman ako para mag-share sa inyo ng isang paraan para po makakuha tayo o makagawa ng personalized tracing name worksheet ng ating mga anak. Sa panahon po kasi ngayon, kailangan nating mga magulang na gumawa ng paraan para po matulungan din natin ang ating mga anak. Lalong-lalo na po ngayon na hindi pa pinapayagan ang face-to-face learning. So ngayon po, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano tayo gagawa ng sarili nating tracing worksheet para sa ating mga anak. Para po, kahit ilan yung anak natin or kahit ilang kopya ang kailangan natin, pwedeng-pwede po tayong magpa-print. O kaya naman po, para sa mga magulang naman na walang sariling computer or laptop para gumawa ng tracing worksheet ng kanilang anak, pwede nyo pong i-comment sa baba ang pangalan ng inyong anak at saka yung email nyo. O kaya naman po ay sa inyong messenger accounts. Para doon ko po maisend ang copy ng personalized worksheet ng mga Junatis natin. Okay, so sana po ay makatulong sa inyo ang video na ito. So una po, kailangan natin magkaroon ng fonts para sa ating worksheet. Kaya dito po sa ating browser, itatype po natin ang tracing names font para po makapag-download tayo ng font. So sa mga lalabas po ng mga search results, makikita po natin may mga websites kung saan pwede tayong makagawa ng worksheet online. Pero dito po sa ituturo ko sa inyo, magda-download tayo ng font para pwede pa rin tayong makagawa kahit offline. So i-click po natin dito sa My Tracing Fonts. Ayan. So dito po sa font space, marami po tayong mga fonts na pwedeng pagpilian. At nandyan na rin po yung sample kung ano po yung magiging itsura kapag yan po yung font na pinili natin. So sa isang gilid po ng font, nandyan po yung pipindutin natin para ma-download siya. So pipili lang po tayo dyan sa mga samples. Meron po yung mga certain fonts kung saan meron po siyang iba't ibang settings na pwedeng mataba or pwedeng nipis. So kunwari po, ito yung napili natin. Pindutin lang po natin yung download font sa gilid. Makikita po natin dito sa baba ng ating monitor yung progress ng download natin. After po nyan, pwede pa tayong pumili sa ibang mga choices at pwede rin po tayong mag-download kung ano pa yung mga magustuhan natin na font styles. Pagkatapos po nating i-download yung mga gusto nating font, pwede na natin siyang i-install. So, i-open po natin yung dinownload natin and then i-double click po natin siya. Pagka-open po natin sa ating zip file, makikita po natin dyan yung iba't ibang klase na .line font natin. Kagaya po ng nakita natin kanina na merong mga lighter, mas maliliit, meron din yung mga mas matataba. So kapag in-open po natin siya or double click, makikita po natin yung sample para po makapili tayo kung ano yung gusto natin i-install. After nating piliin yung gusto natin na kakapal ng .line natin, pwede na nating i-click yung install para maidagdag siya doon sa listahan ng font styles natin. Then after that, i-close lang po natin at i-install natin yung mga ibang fonts na dinownload po natin. Ayan po. So ngayon, dahil meron na tayong fonts, pwedeng-pwede na po tayong gumawa sa ating Microsoft Word. So dito po sa ating Microsoft Word, i-type lang po natin ang pangalan ng ating anak. Halimbawa po sa akin, ang pangalan po ng anak ko ay Faith. So ita-type ko lang po siya. And then, i-adjust ko yung font size. Try po natin ang 48. And then, dito po sa font style niya, hanapin lang natin yung dot line at magiging ganyan na po yung font natin. Para naman po magkaroon ng lines na magiging basis sa pagsulat ng ating mga anak, click po natin yung insert. Then, sunod po yung shapes. Piliin po natin yung straight line at kailangan po mag-drawing tayo ng straight line across sa ating papel. Then, siguraduhin po natin na straight talaga yung line natin. So, kung gusto po ninyo ng black and white, okay lang din. Pero kung gusto naman natin ng colored gaya ng mga papel ng mga anak natin,
Pwede rin po. So, pumunta lang tayo dito sa format and then piliin natin yung kulay na gusto natin. And then, palitan din po natin yung weight ng line natin para masakto lang yung kapal niya. Magka-copy-paste lang po tayo para magkaroon ng line dito po sa gitna at sa baba ng ating letters. Since red po ang kulay ng line sa gitna, palitan lang po natin ito. Punta tayo dun sa shape outline at i-click natin yung kulay red. Ayan po, so kuhang-kuha na natin yung kulay na kagaya ng sa papel na anak natin. Para naman po madali yung paggawa natin sa buong worksheet, kailangan nating i-group yung lines. Para po gawin yon, i-press natin ang Control and then right-click po yung mga lines. Tapos punta tayo sa Format and then Group. Ayun po. So makikita natin na kapag ililipat na natin yung lines, sama-sama na po sila. Ayan. So ngayon, dadagdagan na natin yung laman ng ating worksheet. So press enter, i-type yung pangalan ng anak natin, copy and paste yung lines, or para po mas madali naman, i-select all po natin yung ginawa natin. So highlight lang po natin lahat, and then Control C or right click and then copy and then enter. Tapos, i-paste po natin. Yan. So, makikita nyo po na apat na lines na yung nagawa natin. Ulit-ulitin lang po natin yung steps na yon hanggang mapuno yung space natin or yung band paper. So, ayun po. Tapos na yung worksheet natin. Ngayon po, pwede pa tayong magdagdag ng page and then pwede nating palitan yung pangalan. O kaya palitan natin yung font, kagaya po ng dinownload natin na parang cursive po siya. Or pwede na rin po tayong maglagay ng mga iba pang activities, like numbers naman po, pwede rin. Ngayon po, pag medyo mahaba naman yung pangalan ng anak natin, at gusto nating i-maximize yung page, pumunta lang po tayo sa page layout. At i-adjust natin yung margin sa narrow. So, mapapansin po ninyo ngayon na nag-adjust na po yung text natin. And so, kailangan din po nating i-adjust yung ating mga lines. Or pwede po na pag nag-start na tayo, iset na natin agad sa narrow yung ating margin. So, after nyan po, ang last step natin ay isa-save na natin ang ating ginawang worksheet. So, para po madaling hanapin, sa akin po ay isa-save ko lang po sa desktop at ang ilalagay ko pong file name ay yung pangalan ng anak ko at dinagdagan ko lang ng racing name. Okay, so, i-check po natin yung ating ginawa. So, i-open ko na po siya and ayan na po, ready to print na po ang aking worksheet. So, ayan po, sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito. And inuulit ko po, kung gusto nyo pong magkaroon ng copy na ready to print na, i-comment lang po ang inyong email o kaya naman po ay ang inyong Facebook account para po ma-send ko doon ang inyong copy. So maraming salamat po and sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel.